Nazareno, awit at puri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Noong. Magtiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo na bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkais na ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa, paggunita kay San Ponciano, Santo Papa, at San Hipolito, pari, mga martir, mga nag-alay ng buhay para sa pananampalataya. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang matyagang pagtitiis ng iyong mga kinalulugdan ay magdulot nawa sa amin ng iyong ibayong pagmamahal. At sa kalooban namin, lagi nawa nitong mapairal ang pananampalatayang may katatagan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipo ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel. At sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noong una ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tare, na ama ni Abraham at ni Nakor. Sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sulupaing iyon, at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac, at naging anak naman ito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron, at sa tulong ng mga himalay, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat.
ang inyong mga ninunoy na nalangin sa akin. At pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo at pinagtagumpayan ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, ni Balak na anak ni Zippor, at sinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako ng Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreyo, Perezeyo, Kananeyo, Heteyo, Gergeseyo, Hebeyo at Heboseyo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amoreyo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at ulibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos na mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang mailabas na'y siya ang kasama habang nasa ilang, ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pang walang hanggan. Pinagpapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pang walang hanggan. Maging mga haring bantog noong una ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pang walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupain nila'y ipinamahagi sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pang walang hanggan. Ipinamahagi niya sa Israel kanyang mga lingkod. Hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, may mga pariseng lumapit kay Jesus at kinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Nayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang kasawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula'y nila lang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang kasawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kung hindi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, bakit iniutos ni Moises? Nabigyan ng lalaki ng kanyang kasawa ng kasulatan sa paghihiwalay. Bago hiwalayan iyon. Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo. Kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayin ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi ganun. Sa pasimula, kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pa huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kung di yaon lamang pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba, dahil sa kagagawa ng ibang tao, ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati po namin kayo ngayong Biyernes na mahalaga sa ating komunidad sa Quiapo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tuloy-tuloy po ang inyong bigay sa akin ng mga mensahe para ipagdasal ko sila. Pasensya po kung ako po'y hindi makatugon sa lahat. Ang tangi ko lang pangako ay isasama ko ang inyong mga mithiin, inaasam, mga panalangin, mga intensyon, mga kahilingan sa banal na misa, ang pinakamataas nating dasal. Bilang mga Katolikong Kristiyano, pagpasensya niyo po kung hindi ko matugunan ang lahat. Pero kasama po, ito po ang aking intensyon sa mga namatay, nakikiramay kami sa mga naghihingalo, mga karamdaman para sa pagbabalik sa tamang kalusugan ng aming dasal. Kung hindi kayo namatay, kung hindi naman nagkasakit, kailangan din kumain. Walang trabaho ngayon. Sana po makarating ang tulong sa atin. Meron ding mga kalusugang pangkaisipan o mental, mga pinagdaraanan natin. Bigyan tayo ng tibay ng loob ng Panginoon. Tayo'y magdasal, tayo po'y magtulong para sa isa't isa. Ang mga pagbasa po ay ukol sa katapatan. Unang pagbasa, aklat ni Josue. At ang ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ang aklat ni Joshua, pagkatapos po ng limang aklat ni Moises, si Joshua po ang pumalit kay Moises. Tinipon ni Joshua ang bayan ng Israel. Bata pa siya, makisig. Matapang.
Kukunin nila ang lupaing ipinangako. Kailangan klaro ang bisyon bago tayo pumunta sa lupang ipinangako. At kailangan malinaw, punong-puno siya ng sigla at determinasyon. At ito, sabi ni Joshua sa bayang nakatipon, ito ang sabi ng Panginoon, sa pagsasariwa natin ng pangako, sa pagpapanibago ng tipan, ulitin natin, balikan natin ang kwento ng ating bayan. Ang ating ninunong si Abraham galing pa sa malayo, doon sa ilog Euphrates, napakalayo, yun ang nilakbay, patungo doon sa lupaing ipinangako. At pinangako ko ng mga anak, mga supling niya, kasing dami ng buhangin sa dalampasigan, kasing dami ng mga bituin sa gabi. At may anak siya, si Isaac, may anak si Jacob, at yung 12 tribo ng Israel, pagkatapos ng mga patriarka, si Moises. Sa pamamagitan ni Moises, pinalaya mula sa pagkaalipin ni Paraon at mga taga Ehipto. At ngayon, nakalaya na. Ngayon, sasakupin na natin ang lupang ipinangako. Kaya maging tapat tayo. Huwag natin ipagpalit ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Yan po yung katapatan. May kasunduan. Malaya natin itong tinanggap. Ang Diyos ay tanging Diyos lamang. At tayo'y gagabayan niya, papatnubayan niya. Tao at ang Diyos. Huwag pong ipagpalit sa ibang Diyos-Diyosan. Sa ating ebanghelyo ayon kay Mateo, may kasunduan din. Lumapit ang mga pariseo, mga kontrabida. Sinabi kay Jesus, pwede bang hiwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa? Sinabi ni Jesus ng malinaw, hindi ganyan. Sa simula't simula pa, ang lalaki iiwanan ng kanyang ama't ina at magsasama sa kanyang asawa. Hindi na sila dalawa kung hindi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Bakit merong kasulatan si Moises na pwedeng hiwalayin? Tiningnan sila ni Jesus, dahil sa katigasan ng ulo. Matigas ang ulo. Ngunit hindi ganyan ang intensyon ng Diyos. Hindi ganyan ang disenyo ng Diyos. Hindi ganyan ang plano ng Diyos. Ang plano niya, sapagkat ang pag-aasawa, pagsasalamin ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Ang pag-aasawa, pag sinasalamin, lalaki, iniibig ang kanyang asawa. Bakit mo namang hihiwalayin? Nawala na ba ang katamisan? Nawala na ba yung pag-ibig? Tingnan mo sa mata ang iyong mga anak at aabandona mo sila para sa ibang babae? Nawala na ba ang pag-ibig? Ano nangingibabaw pag nanasa? Yan po ang kahit ngayon, itong mga realidad nito ngayon. Paghihiwalay, pinagpalit, inabundona, hinayaan, humanap ng iba. At kaguluhan ang nangyayari kasi maganda na
ang ipinangako, ang sinumpaan, ang katamisan ng pagsisinta, pag-iirong, pagmamahal ay niyurak, binastos, sinira, tinapakan sa ngalan ng pagkamakasarili. No, tama na po ah. Tama na po. Muli, bumalik tayo sa pandemya. Ang hiling ko po ay maging tapat din tayo. Pumasok tayo sa pinaka kalooban natin, yung natitira pang determinasyon. Baka said na, pero tayo po'y titindig din na dapat tayo ka pa rin. Tayo ka pa rin. Pagsubok na naman, tayo pa tayo. Sige. Si Kristo nga eh, nung kwan. Pagkatapos pa, sabi ng mga Romanong sandar pa, nakatayo pa rin. Nakatayo tayo upang magdasal para sa isa't isa ngayong pandemya. Tumatayo tayo upang tumulong, mag-ayuda. Hanggang matapos itong mahabang paglalakbay at manalo ang pag-ibig sa dulo nitong pandemyang ito. Pagnilayan po natin. Sa tulong po ni Maria, piyesta ng ating Nuestra Señora de la Buena Hora sa Linggo, si San Jose, may dalawang santong martir ngayon, San Ponciano, San Hipolito, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo sa nawa tayo po maging tapat, maging bukas, maging masunurin upang ang ating ipinangako ay sariwain, panibaguhin para sa ating minamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Minamahal kong mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ang bagong buhay. Ang mga asawa at may bahay, ialay natin ang ating mapanalangin ngayon para sa ating mga magulang at mga anak. Tugon po natin, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay mag-asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas, naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas na mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isa buhay ang kanilang mga pangako, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghiwalay, naway makatagpo ng suporta at pang-unawa sa kanilang kapwa-tao sa kanilang komunidad, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumaon nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa, isalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa lahat ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob ay aming inaalay, aming hiling pagpapal at buhay na manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ngayong ang mga martir ay ginuginita, ang aming paghahain ay maging kasiyasiya nawa sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikapaggigindapat ng aming mga dalangin inialay. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Ponciano at San Hipolito ay parangalan. Sila'y kapanalig. Naming may paninindigan na ikaw ay pahay kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, oong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulhag, sa pilay ay nagbalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay ang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Panggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Ilang sandali ang ating ilaan at ipagdasal natin na lahat na mayumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Ponciano at San Hipolito, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
bahay din sa layilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya, naway walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mapawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng linggaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na dose. Oo, Señor, purihin haring nasa trono, kanyang alay sa paligid Ibanazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan ni Kristo ay iyong pagbigyan sa pag-ibig niyang huwag magpawalay kailanman. At ayon sa halimbawa ni San Ponciano at San Hipolito, na mga martir mong hirang, kami naway magtagumpay alang-alang sa kanyang, sa amin ay nagmahal, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing. Sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundahan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nila mga pangako na sa binyag. May kalang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre.